Nanindigan ng Bureau of Immigration na dumaan sa tamang proseso ang mga sakay ng private jet na sangkot daw sa human trafficking. Pero ang PNP Aviation Security Group pumalag. Nasa front line ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Aminado ang Aviation Security Group ng PNP na hindi nasunod ang tamang protocol sa sinasabing chartered flight sa NAIA na sangkot umano sa human trafficking. Sabi ng PNP AFC Group, tila na bypass sila dahil hindi na nila na-inspeksyon ang private plane. Bigla raw kasi silang siniraduhan ng pinto. The Aviation Security Unit in NCR, General Aviation personnel will conduct the pre-flight inspection. So kailangan po nating makita kung yung nakasakay sa isang private jet at yung sa manifest ay are the same persons. Sa video rin na mula sa AFC Group, makikita ang ilang nakatayong tao. Hindi na rin daw nakasakay ang mga ito sa private jet na umalis mula sa NAIA Terminal 1 noong Lunes ng gabi. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, may clearance ang flight mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sinubukang kunan ng News 5 ng pahayagang Global Aviation Service Corporation na ground handler ng eroplano, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Iginiit naman ng Bureau of Immigration na dumaan sa tamang proseso ang mga sakay ng sinasabing chartered flight sa NAIA. Ayon sa Immigration, malinis ang record ng 10 sakay ng umano'y chartered flight. Sa side ng immigration, we were able to process all their documents naman po. Tiningnan po natin kung sila po ay may derogatory record, kung sila po ay may Interpol hit. At wala naman po so far na nakita na hit po or derogatory record dun sa kanila pong mga dokumento. So far po, dun po sa 10 yun, lahat po sila ay dumaan sa immigration formalities and were processed accordingly. Nauna nang isiniwalat ni Senator Grace Poe sa kanyang privilege speech ang pangyayaring ito. Isa sa mga pinunto ni Senator Poe, ang bilang ng mga pasahero ng eroplano. The anonymous information also noted that only 6 passengers have been declared, but a total of 14 passengers will actually board the aircraft. Sinugundahan naman ito ng PNP AFC Group. The intelligence report is that there will be foreign individuals who will be on board of an aircraft going to other countries. 6 of them will be declared documented, but others are undocumented. Sabi pa ng PNP AFC Group, nagpasa na sila ng report sa concerned agencies katulad ng Senado. At sa isang bagong pahayag, sinabi ni Senator Poe na magsasagawa ng imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue. Isa raw sa mga malamang na ipatatawag ang MIA. Umaasa rin ang mambabatas na makikipagtulungan sa imbestigasyon ang Global Aviation bilang ground handler ng kinekestyong flight. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5.